Hello mga bata! Magandang araw sa inyong lahat! Ngayon ay ika-anim na araw ng ating pag-aaral. Panghuling araw sa linggong ito. Araw ng Sabado, 21 ng Nobyembre, taong 2020. Tara, kantahin ulit natin ang ulo, balikat, tuhod at paa. Ang tainga, ang bibig at ang ilong ulo, balik at tuhod at paa. Padyak, 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 tayo ay pumadyak. Padyak, 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 umiti ng may galak. Ang mata, ang tainga, ang bibig at ang ilong ulo, balik at tuhod at paa. Talon, 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 tayo ay tumalon. Talon, 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 katawan i-kondisyon. Apir, 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 tayo ay mag-apir. Apir, 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 tayo ay mag-apir. Ulo, balik at tuhod at ang paa. Ulo, balik at tuhod at ang paa. Ang mata, ang tainga, ang bibig at ang ilong. Ulo, balik at tuhod at paa. Magagaling! Napag-aralan natin sa linggong ito ang gamit ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. Mata. Tayo ay nakakakita dahil sa ating mata. Nakikita natin ang binabasa nating mga salita. Nakakapanood tayo. Nakikita natin ang mga iba't ibang kulay. At nakikita rin natin ang iba't ibang mga hugis. Marami tayong nakikita dahil sa ating mga mata. Ilong. Tayo ay nakakaamoy gamit ang ating ilong. Nalalaman natin ang isang bagay kung ito ay mabango. Kagaya ng pabango, sabon, at bulaklak. Nalalaman din natin ang isang bagay kung ito ay mabaho, kagaya ng basura, patay na daga, at hindi nalabhang medyas. Tenga. Nakakarinig tayo ng iba't ibang mga tunog dahil sa ating tenga, kagaya ng malakas na tunog ng sasakyan ng mga bumbero, wangwang ng ambulansya, at megaphone. Naririnig din natin ang mahinang tunog ng ibon, ng radyo, at gitara. Bibig. Marami tayong nagagawa gamit ang ating bibig. Nakakapagkwento tayo. Nakakakanta. Nakakakain ng mga masusustansyang pagkain. Nalalaman natin ang lasa ng ating kinakain dahil sa ating dila na nasa loob ng ating bibig. Ang tsokolate na matamis, ang maalat na french fries, ang maasim na kalamansi, maanghang na sili, at mapait na ampalaya. Kamay. Marami tayong nagagawa dahil sa ating mga kamay. Nakakapagbuhat tayo ng mga gamit kagaya ng libro. Nakakapagsulat at nakakapag
guhit, nakakapalakpak, nakakapaglinis kagaya ng pagpupunas ng mesa. Naililipit natin ang ating mga laruan pagkatapos gamitin. At tayo ay nakakapagmano. Nagagawa ng ating mga kamay ang mga ito dahil din sa tulong ng ating braso, siko, at mga daliri. Paa. Tayo ay nakakapaglakad gamit ang ating paa. Nakakatakbo. Nakakatalon. At nakakasipa. Dahil kayo ay kinder na, kayang-kaya nyo nang tukuyin ang mga iba't ibang bahagi ng inyong katawan. Kaya nyo na rin sabihin ang mga gamit nito. Nakakagalaw kayo gamit ang inyong katawan. Kaya kailangan ingatan ninyo ang inyong katawan. Mag-ehersisyo araw-araw. Kumain ng masusustansyang pagkain. Magkaroon ng sapat na tulog. Uminom ng maraming tubig. Panatilihing malinis ang katawan. Laging hugasan ang kamay at araw-araw maligo. Para sa inyong gawain ngayong umaga, gagawa tayo ng isang binocular. Narito ang mga kakailanganin natin sa paggawa ng binocular. 2 tissue roll cardboard. Pwede din ang paper cup. Kapag walang paper cup o tissue cardboard, pwede ding magrolyo ng papel. Ito ang mga gagamitin sa pag-design o pagpapaganda, iba't ibang kulay na papel. Gagamit din tayo ng gunting, ng yarn o pantali, at pandikit o glue. Idikit natin ang makulay na papel sa ating tissue roll cardboard. Mag-umpisa tayong maggupit ng mga design o pampaganda na ididikit natin sa ating binocular. Pwede kayong gumupit ng mga hugis kagaya ng puso. Ito naman ay bulaklak. Bulaklak ulit. Ito naman, hugis biluhaba. Paro-paro. Pagkatapos ninyong maggupit, ipagilid ang mga ginamit para mas madaling iligpit pagkatapos gumawa. Ito naman ang gubid. Gupitin ayon sa gusto ninyong haba. At mag-umpisa na tayong magdikit ng ating pampaganda. Pagdikitin ang 2 tissue roll cardboard.
Pag nagdikit na sila, butasin sa magkabilang bibig. At ilagay ang tali. Ito naman ang paper cup o baso na papel. Dikitan din ng design. Butasin ang paper cup. Pwedeng gumamit ng gunting. Pwede din punitin lang gamit ang kamay. At pagdikitin ang dalawang paper cup. Kapag nagdikit na, butasin din sa magkabilang gilid at gumupit ng lupit ayon sa gusto mong haba at itali. Yan ang ating binocular na gawa sa tissue roll, cardboard at paper cup. Ginamit ni teacher ang kanyang kamay at mata para makagawa ng binocular. Alam kong kayang-kaya rin ninyong gawin yan. Yun lamang po at muli magandang araw sa inyong lahat. Paalam, kita-kita ulit tayo sa Lunes.